Seminar. Dito po tayo sa, ito mga ilang, ano po ito, no? Ilang bagay random na sinunod ko dito, mga important points. Important points sa mga, sinaro natin, sa mga atheists about them. Bago natin mag-focus kasi tayo mamayang hapon, parang ano pa rin, ganun pa rin, logic. Kaya, kailangan nyo mag-isip. Pero this time, doon muna tayo sa kanilang mga, nakita na natin na yung mga objection nila, kaya sila nag-atheist, di lang pala, wala na palang kwenta. Dali na masagutin, no? Pero again, tulungan natin sila, ha? So, dito ngayon tayo sa kanilang morality. Importanteng point to kasi, ikaw ba mag-aasawa ka ba ng loko-loko? Gusto mo kaibigan, loko-loko? Gusto mo presidente, loko? Wala tayong choice, eh. Pero, alamin natin yung mga kapansin-pansin about the atheists and the proponents of atheism, tsaka yung mga medyo iba, hindi naman sila sabing atheist, pero nakikiano sila doon, parang mga sa bakla din, parang hindi ako bakla, pero okay lang ako sa kanila. Mga ganun. Make sure nakiki, tawag dyan, nakikisakay or nakiki, nakikiling or at least sumusuporta sila. Hindi rin maganda yun. Kaya tignan natin yung kanilang mga immorality nila, ibig sabihin, saan sila naka-place, kung ano yung masama't mabuti para sa kanila, okay? Para sa mga bata, ano yung morality? Kung sinabing morality, yun yung term yun, eh. Masakyan na lang natin, okay? Kung ano yung mabuti at masama, okay? Hindi ganun ka-accurate yan, pero okay na rin sa panahon natin yan. So, anong klase bang morality meron ng mga atheists? Or yung atheism, anong klaseng ano sila? Ano yung masama't mabuti para sa kanila? Okay, kasi pag nakuha nyo itong another point na to, lalo kayong hindi magtitiwala sa kanila, maawa kayo sa kanila. At again, kung kailangan natin tulungan yung iba sa kanila, ma-encounter natin, or baka kung kaibigan mo pa yan, or ano. At least alam mo yung kanilang, sa sila nang gagaling, masama't mabuti sa kanila, matutulungan mo sila, okay? So number one, meron lang tayong 3 points dito, no? Or actually, isa extension ng isa, ito. So number one, again, pag sinabi morality, ano yung masama't mabuti para sa'yo? Ngayon, kung wala kang Diyos, di ka niniwala may Diyos, o duda ka na may Diyos, ang tanong, saan ka kukuha ng authority? Ibig sabihin, paano masabing mabuti ito at sigurado ako mabuti ito? Ito yung masama, sigurado ako masama ito. Paano mo malalaman yun? Paano mo masasabi? Paano mo magiging, pag sinabi authority, magiging sigurado ako at mananatili ako dyan? Paano, kung walang Diyos, paano yon? How does that work? It doesn't work. Okay? Example natin. Yan nga, yung mga sa panahon natin ngayon, yung hot topic talaga yung sa mga bakla, di ba? Yung mga tao pong litong-lito dyan kasi hindi nila alam yung Bible, kahit yung mga supposedly Christians, hindi nila alam kung saan sila lalagay. Kasi niloloko sila, sabihin, eh, kayo, gusto nyo babae kami, gusto namin, kapwa namin lalaki. So, saan ka magbabase nun na paano masabing masama yun? Kung di ka naniniwala sa Diyos. Ah, saan ka kukuha nun? Di ka pwedeng kumuha sa batas kasi, actually, pwede nga sa batas natin eh. Di ba? Yung family code lang of 1987, kung di ko nagkakamali sa Pilipinas, kaya na-reject yung SOGI na yan eh. Ang linaw dun eh. Sinabi, magsasama ang isang lalaki at isang babae. May karapatan silang magsama at protektado sila ng batas at ganito, ganyan, ganyan. So, sira na agad yung mga bakla doon. Saan mo sila lalagay doon? Sige nga. So, wala sila sa batas eh. So, wala silang authority ngayon. Wala silang basis para mag-exist. Diba? Sa society. Yung dapat sa mga bakla. Ganon din naman yung mga hindi ngayon naniniwala sa Diyos. Paano mo sila kakausapin kung ano mabuti at masama kung yung pinaka-author ng masama at mabuti ang nagsabi, ito masama to, ito mabuti to, nilagay niya sa Bible. Ang Diyos ang nagsabi niyan.
Ngayon, kung walang Diyos, sino susundin natin? Ikaw. Ha? Kung sino presidente ngayon? Kaya asal ako sa kay Isko nung time na ano, sinakyan niya yung June Pride Month na yan. So, yung panahon kasi ngayon, hindi ko na-realize na ganun itong mga politiko. Loko-loko nga. Kahit na paano, Pilipino, hindi tayo sumasakay dyan. Kaso, nagiging mga evangelist nila, tsaka proponent ng mga, yan, mga bakla, mga kinakausap nila yung mga, o niloloko nila yung mga nasa posisyon. At alam naman natin, mga taong medyo mahina ang utak, kung ano sabihin sa lumabas sa TV, yun na yun. Okay? Kaya ngayon, kaya napaka-importante ngayon na merong Diyos. At talagang, meron naman talaga Diyos. Ang problema nga, yung iba, ang patanong natin sa kanila, kung walang Diyos, sino ang tama? Si Isko. Eh kung si Bongbong na, okay na magnakaw, okay na hindi magbayad ng tax, di ba? Ganun ang mangyayari nun eh. Okay yun. Saan tayo kuha ng pondo? Yun ang totoo, di ba? Hindi tao mag-determine sa mga mabuti. Dapat, kasi tayo yung subject nga eh. Tayo yung susunod dapat. Sino magbibigay sa atin nun? Ngayon, iba sabi, dapat gagawa tayo, tapos lahat tayo subject doon. Maganda naman yun. Kaso nga, may mga issue nga kasi na lagpas sa atin eh. Dami niyan eh. Ang dami niya, kahit kaya abortion na lang, eh, alam naman natin, masamang pumatay eh. Eh bakit mapatay niyong bata? Healthcare nung nanay. Eh, loko-loko yung nanay, no? Sino man yun? Ba't ka nabuntis in the first place? Okay, so naintindihan niyo ba yung ating first point? Ang morality ng mga atheists, walang base yan. Kung anong uso, yun ang tama. Kung anong ayaw, yun ang mali. Kung ano yung nasa media, kung sinong malakas magbayad dyan, yun ang tama. Hindi pwede yun. Ganun ang gagawin, ganun ang mangyayari pag dumami atheists, wala nang base yan. At pag wala na tayong base yan, magulo ang buhay. Amen? Magulo ang community, magulo ang society. Wala tayong kapayapaan. Okay, so, maling-mali. So, number two, actually, may kinalaman yung number two sa number one. Kung wala kang authority, ano mangyayari? Yun nga, this year, bawal ang abortion, next year, pwede na. Kaya nga natin, sinasabatas itong mga ito para susundin natin. Kasi ito yung tama, ito yung mali. Kaya bawal pumatay kasi masamang pumatay. Ngayon kung next year pwede na, ano nangyari? Sa nagkamali? Diba? Paano ang naging ang masama ngayon, next year tama na? Paano nangyari yon? Ano na bago? Ay, tindihan niyo ba mga bata? Ano yung mga bata? Hindi dapat nagbabago yan. Kaya kung walang Diyos na hindi nagbabago ang Diyos dahil lagi siyang tama at wala siyang mali, kaya pag may nilagay siyang batas, yun na yun, forever yun. Kung wala ng Diyos, eh yung mga batas natin, nagbabago-bago na. Ano ba uso ngayon? Okay? Eh, uso ngayon yung bakuna. Pag hindi ka nagbabakuna, masama ka. Eh, di ba choice ko naman yun? Hindi, yun ang uso ngayon eh. Wala na daw, pero may schedule na tayo. Like, 2 months, mag-search ulit. Schedule natin. So ngayon, di masamang mag-contact. Later, sasama ulit. So, pabago-bagong gulo. Okay? So, yun ang morality nila, magulo. Kasi walang authority, walang basis. Kasi inalis nila eh, sa utak nila, ang Diyos. At dahil doon, pabago-bago ang batas, pabago-bago ang masama't mabuti. So, di tayo magtatagal sa number 3. So, actually, may preaching na ganito, isang buong preaching. Nakakatawa kasi totoo eh. Ngayon, kung walang authority, walang Diyos, example ganun. O sino na ang Diyos ngayon? Nang sci-fi? Sci-fi or science fiction lang ano yan, shortened lang ng sci-fi. Hindi yan salita, pero ngayon salita na yan eh. Sci-fi.
Science fiction. Pag sinabing is fiction, hindi totoo. Kung dati, nabutan nyo pa yung library kasi ngayon, wala na eh. Dati kami sa library, napasa kami doon, maraming libro. Anong gusto mong basahin? May mili ka. Siyempre, hindi pinaghalo-halo. Kung gusto mo yung totoo, ang tawag doon, non-fiction. Yan yung mga literary, mga kwento, mga history, nangyari talaga, di ba? May section na tinatawag na fiction. Pag sinabing fiction, kunwari lang, hindi totoo. May isang alien na ganyan, yan, yung mga Avengers. Nasaan yung Avenger ngayon? Ba't mo hanapin? Kwento lang yun. Fiction, okay? Sa panahon natin ngayon, matindi na. Anong highest grossing film ngayon? Alam nyo ba? Highest grossing film of all time? Alam na alam ko eh. Sorry ah. Kasi lumalabas sa feed ko eh. Matagal nang nasurpass yung brand. Naka ano dyan, ang mga record holding dyan, yung Titanic. And then, nalagpasan niya ng Avatar. Okay, nalagpasan na kayo, makailan lang ng Marvel. Ng ano, yung last nilang ano, Endgame. Endgame, okay. Bago. Hindi pa nalagpasan yun. Hindi pa nalagpasan yung kinita. Eh, ba't ko sinasabi yung kinita? Kasi ibig sabihin, maraming naniniwala, maraming nanonood. Pero mo, manonood ka, magkano sining ngayon? Hindi ko na rin alam. 450 na ba? Ganyan? Doble na. So, bakit ka manonood nun? Eh, lalo na sa YouTube. Mahal nun. Nasa 1,000 yung pagbago. Ba't fascinated yung mga tao dyan? Hindi naman totoo. Ha? Alam nyo kasi, pinaghalo-halo na dyan eh. Parang sinabi, parang religion na rin. Nag-umpisa yun sa Star Wars. Anong religion ng Star Wars? So, example ko dyan, kunwari si... Alam nyo ba yung Star Wars? Sorry. Napanood nyo ba lahat? Sorry ako, napanood ko kasi dati. Kasi uso sa amin dati yan. At ngayon, may mga nagpa-copy pa sa akin ng copy. Ang kwento nun, isa sa mga kwento nun na mababaliw ka pag nakita mo kasi nga, walang reprobate sa kanila. So kaya tayo, inaano yung reprobate doctrine. Nasa Bible yan, totoo yan, mag-ingat tayo dyan. Hindi lahat ng tao may pag-asa pa. According to Star Wars, yung pinaka-demonyo sa kanila yung kalaban, di ba? Si Darth Vader, kasi yung anak niya yung si Luke Skywalker. May pag-asa pa yan, kaya hindi kita papatayin. E pag pinatay niya yun, tapos na yung kwento, di ba? Hindi, huwag mong papatayin kasi may mabuti pa dyan. So niririsk niya yung buhay ng maraming tao dahil lang sa isang loko-loko. Na kasi ang tinuturo pala ng pelikula, ang morality nila, kahit sino pa yan, may mabuti pa rin dyan. Okay? So, hindi sila, ano, hindi nila lang yung reprobate doctrine. Okay, so bandang huli, nagising siya, no, pinatay niya yung pinakalaban, di ba? Alam niyo ba? So, mabuti pa pala si Darth Vader kahit dami niya pinatay, pinasabog na planeta. Ilang tao meron sa planeta? Doon hindi totoo yun. Pero bago mo gawin yun, sira na ulo mo talaga. Tindihan nyo ba yun? So wala nang pag-asa yun. Lagi na yung turo yan. Si Pero, maraming reprobate sa Bible. Kung gusto mong ayaw mo pahama, kunwari, ito lang. Kunwari, may nagpasa. Kunwari, isang tao lang ang magpapasa ng batas na okay lang yung mag-abort. Mag-abortion. Diba? Kung legal lang, napatayin mo yung tao, papatayin mo eh. Diba? Kasi para hindi na mapahamang iba. Pero ngayon kasi, hindi lang isang tao yan eh. Kaya wala tayong pwedeng patayin na ano. Hindi naman natin gagawin yun, okay? Hindi tayo ganun, ha? Pero still, yun yung kanilang ano eh, morality. Ibig sabihin, ang galing sa science fiction. So, sa science fiction, imaginary lang yun. So, ang tanong pala dyan, saan nang galing talaga yung kanilang morality? Sa Hollywood. Eh, sinong bida sa Hollywood? Mga Hudyo, mga bakla, at si Satanas. Medyo sinamarize ko na lang, ha? Kasi mahaba-haba yun, eh. So, kung ang morality mo, anong mabuti at masama sa'yo, na depende sa kung anong pelikulang sikat, tapos ka na. Pwede kang imanipulat ng mga siraulong producer. Ngayon, yan.
So, naalala ko lang yung ano din, yung isang sci-fi din, na yung The Matrix, alam niyo ba yun? Nakakwenta ko madalas yun, kasi nga, yun yung puso sa amin dati. Eh ngayon, naglabas ng bago na naman, di ba? So, ano yung parang sinasabing reality sa kanila, morality sa kanila, para lang daw tayo simulation. Medyo technical tayo. Alam yung simulation? Yung mga hindi pa masyadong ano sa... alam yung deepfake. Dapat pinakita ko pala sa inyo yun eh. Yung si, ano, yung si Pacquiao, gumagano-ganos, kumakanta. Si Obama. Kumanta ba talaga si hindi yun? Computer lang yun. Nakita nyo na yun? Kumakanta si Pacquiao, yung mga presidentiable. Di ba? Minsan, ano? May load kayo. So, pwede nilang pikiin yun. Ano yung sabihin nun? So, sila may control sa inyong morality ngayon. Pag katulad nun, may pinapakita na naman ngayon, di ba? Yung kay Lenny na naman daw. Hindi ko pa pinanood yun, okay? Nakakita ko lang yung headline. Kesyo may skandalo daw yung anak ni Lenny. Kasi siraan na yan eh, politiko, di ba? Ang talo dyan tayo eh. Na-expose yung mga bata. Nakalokohan nila. Totoo man yung hindi, talo tayo dun. Kasi nakikita natin, sila yung nagmamanipula ng balita. And therefore, mga utak natin. So, wag na wag nyo ibabase yung masama't mabuti dyan. Hindi ko makakalimutan, kwento ko na lang din. Yung aking kababata, okay? Siyempre, naging Kristiyano nga ako. Nabanggit siya yung mga barkada ko dati. Siyempre, yung mga seryosong usapan na college na eh. Paano mo saan may Diyos? Ganyan, ganyan. Eh, di ba sabi nila, sinong sila? At tinatanong ko, saan mo kinuha yung ano, conclusion? Sabi naman nila, sila po sila. Sino sila? Hindi nila naman pangalanan kasi ang pinagkukuhaan pala nila ng kanilang morality din, no? Kahit hindi ng mga atheist ang mga to, pero may pinagkukuhaan sila na madalas silang narinig, hindi nila masabi kung sino. Umalamang yan, sa media o sa Hollywood. Therefore, para silang mga kahit successful sa ibang bahagi ng buhay nila, hindi pa rin, pagdating dito, ano, talo sila. Zero sila. Kasi yung kanilang basis ng kanilang morality, hindi nila alam kung sino. Puppet sila, as in, exactly. Para silang puppet. Kung anong lumabas dyan, yun na yun. Okay? Question? Wala. Basta hindi naman religion yun eh. Ganito yan. Ano ba ibig sabihin ng religion? Di ba ito yung naggagabay sa iyong pagkatao? Kung ano yung masama at mabuti sa iyo, yun ang gagawin mo. For example nga, sa abortion, yung fornication, di ba? Nakikita mo yung sa pelikula, nag-meet lang, nag-kindata lang, mamaya, nasa kwarto na. Tama ba yun? Eh, yung nakikita ko eh. Alisin mo yung nakikita mo. Mali yung nakikita mo. Ang reality, ito. Ngayon, ang reality, kung lagi ka nasa church, alam mo, masama yun kasi lagi natin napag-usapan, patunayan, paulit-ulit, sinabi ng Diyos, at nakita mo na example ng iba, pagkatapos nila fornicate, bandang uli, galit-galit na. Sira na ang buhay. So, yan. So, paano yung abad? Sinasabi ng matatanda? Na? Mga maraming bawal, di ba? Okay, yung ganda yan. So, ganun din naman, no? So, nung wala pang Hollywood, meron tayong mga reliable na mga matatanda. Sabihin, mga kasabi-sabi yan, na ganyan yung mga yan. Again, di lahat ng matanda masama. Pag sila ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, okay yan. Okay, sabihin sa mga bata, ito masama, ito mabuti. Pero, kahit nasa Bible din yan, may mga walang ginagawa. Anong ginagawa nila ngayon? Nagiging toddlers, busybodies. Especially mga babaeng, nag-anak lang ng isa. Paglaki na nung anak niya, wala na akong ginagawa. Ano nga, makapunta nga sa kapitbahay, ano mapapag-usapan namin. Eh, wala pa dating chat eh. Kaya ngayon, ang chismisa ngayon, online na. Mga marites. Ano tayo napunta doon? Anong tanong mo ba? Madalas, pastor, kasi kunyari. Ay, matatanda. Okay. May patay, sila yung
pinaka parang source of authority ng kung anong gagawin sa patay. Ah, oo, tama. Kasi mayroon kayo experience, no? Kasi nga, sa pagwalang authority maayos, sino-sino na lang ang tatayo. Okay? Pag-usapan tuloy namin kahapon. Yan nga, sa Mother Church, ha, huwag kayong, ano, yung malitisod. Kaya naaral naman natin dito yan, eh. So, kung nakita kayo doon, aralin nyo kung ano yung gagawin sa buhay nyo, huwag nyo ibabase sa iba. Amen? Ano gusto sabihin yan? So, pag walang maayos na leader po, or nahihirapan yung leader, yung mga tao, parang nabasa nyo yung kay David din, di ba? Ilang hinana si David. Ang dami niyang anak, mayaman sila. So, sino yung nag-kudita? Si Absalom. Later, patay na si Absalom. Si ano naman? Si Abijah, di ba? Abiha, sabi nyo. Okay lang naman yun. Abijah, ang basa ko dun. Sabi ni Scorby. So, ang dami nag-kudita kasi mahina na yung leader. So, ngayon, ganun din po sa, yan, sa mga clan-clan nyo. Sino masusunod dyan? Ang maganda, yung clan nyo, pinangunahan kayo ng lingkod ng Diyos. Sino maganda, di ba? Walang ano doon. Katulad niya, kunwari, yung time namin, wala naman akong ano. Hindi naman close yung mga families namin. Eh, at least, nasa church ako. So, nagabayan ako, di ba? So, ganun din kayo ngayon. Maniwala kayo ngayon, ginagabayan kayo ng magulang nyo, salamat. Pero, ang marirealize nyo, pag laki-laki nyo, katulad na realize ko, ibang magulang natin, pag mahina din, wala rin ma-i-offer masyado sa inyong medyo mas magandang advice, di ba? So, kayo yung later ang mag-ano yan. Kanino kayo hahanap? Di sa Diyos. Kasi ang Diyos di nagbabago. Amen. Eh, pastor, eh, ikaw lang susunod eh. Ginagawa ko lang, sinasabi ko andito. Eh, kaya ngayon, kung mali ako, di sabihin mo rin sa akin. Di ba? Ganun lang yun. So, magandang ano natin dito. Ito ang nangunguna sa atin. So, yung pinag-usapan natin dito ngayon eh. Sila, sabi na hindi ako nag-preach eh. Kasi mga pelikula nyo, pinapakalat nyo pare-pareho. Ganun, ano pa. Okay ngayon, yung nakakadiri ngayon, Marvel. Kasi sumigat sila dati, hindi sikat yan. Eh, bading pala yung si ano. Bading yung ano eh. Sino ba to? Si Kevin Fitch. Ano yung isa pa? Basta may mga bakla dyan eh. So, napanood ko lang sa libreng site. Bababoy, mga bakla na. Mga superhero. Pag dito, no, hindi superhero bakla, di ba? Hindi yan malakas, hindi rin matalino eh. Normally. Pero ngayon, ginagawa nila, pinapakunwari, ganyan. Kasi nga, wala na tayong magawa eh. Kasi sila yung nagpapalabas, nagpupudos ng mga pelikula. So, yung mga syunga-syunga, yung mga kabataan na hindi nakikinig. Ano? Tatanggapin nyo na lang kung ano yung nakita nyo. Eh, okay lang pala yung bakla, oh. Ibang level na yung ginawa nila, eh, doon sa Eternals. Nakakadiri. Mabuisit, eh, kung may mapanood natin mga bata. Eh, okay lang pala yun. Kinasal pala yung lalaki. So, so, naintindihan nyo ba? Again, yung morality nila, walang basis and therefore, pabago-bago. Eh, siyempre, hindi sila pwedeng walang ipapalit doon. Kukuha sila ngayon ng papalit. Sinong papalit? Kung ayaw mo sa totoong Diyos, yung mga peking Diyos, na kalat-kalat lang yan dyan, eh, ayaw mo sa totoo. Saan ka mapupunta ngayon? Sa mga peking Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, ang namamayagpag dyan itong mga writer, producer, ng mga pelikula na pinapakalat sa buong mundo. Lahat tayong church kasi mga board na tayo. Kayo pala. Pag board ka na, kumikita ka na naman, ang gagawin ko sa free time ko, manood nga akong pelikula. Basura pala yung napanood mo. Amen? Mag-ingat. Again, hindi natin pinagbabawal yan. Alamin mo lang kung saan ka lulugar. Kung nandito ka every Sunday, every preaching, okay ka. May laban ka. Amen? Pag wala ka, tapos ka na. Okay, so punta tayo dito. Pangalawang bagay pa, no? Bukod sa kanilang morality, gusto natin sabihin about them,
Para lalo natin silang iwasan, wala silang basis, hindi mahina sila, okay? At therefore, di pwedeng di dapat gayahin. At yung mga tutulungan natin, pamukha din natin sa kanila to, uy, anong pinanindigan mo dyan? Wala ka nung basihan. Okay? Pangalawa, itong galit sila sa Diyos. Ngayon, kung galit ka ba sa isang bagay na wala? Ay, nakaganyan ka. Galit ka ba? Oh, kanino ka galit? Wala. Pag may nagsabi sa'yo, no, ibig sabihin, tinatago niya yun. Hindi niya gustong malaman mo, nagalit siya kunwari sa'yo, di ba? O kaya sa gobyerno or something. O kaya kung kanino, di ba? Tinatago niya, pero hindi pwedeng hindi siya galit. Ah, hindi pwedeng wala siyang kinagagalit kasi nga galit siya eh. So alam niyo ba ang atheist? Kaya napakawalang kwenta at basura nito at patawa to eh, joke. Joke na position to sa buhay. Kasi sinasabi nila, walang Diyos, pero actually, galit sila sa Diyos, okay? So, meron ako dito, ano, mga sample dito. Wala akong video kasi. Masyadong ano pa eh, mga pictures na lang. Pero unang gusto kong bagyang pansin, sabi dito, pansinin nyo yung mga atheists, sila ay hostile towards God and His servant. Sa Tagalog, mapapansin mo sa kanila, ako lang eh, itong ano nga, nag-share ako sa Facebook, syempre. Dati hindi, pero napansin ko, yung mga tao nasa Facebook eh. So, nag-share din ako, di ba? Siyempre, against atheist. Eh, meron pala akong teacher dati na atheist na ngayon. So, medyo tinamaan, hindi na nagtanong. Eh, kasi ang reputasyon na nung panahon namin, ewan ko lang ngayon. Di ba? Parang feeling niya, ganyan siya eh. Alam niya, hindi ko siya sagutin. Dahil teacher siya. Eh, magalang naman tayo, pero pag maling-maling-maling-mali yung philosophy mo, pinapakalat mo pa, hindi ako papayag. Kahit di pa ako pastor dati. Okay? So, mapapansin mo, alam nyo ba yung galit sila sa Diyos at galit din sila sa lingkod ng Diyos. Pansinin nyo yan. Kaya again, mag-iingat kayo at huwag kayo masyadong, ano, ay, galit siya sa akin, eh, ako na siyang sharean. Hindi na ako mag-share. May magagalit pala sa akin. Sila lang yon. Okay? So, huwag ka na magulat. At, kaya mahina sila kasi, sa halip na kung evidence-based sila na sinasabi nila, kasi lang, mga ano kami, mga scientists kami, kaya galit, ayaw namin sa Diyos, kasi napatunayan namin walang Diyos. So, hindi totoo yung bakit, kasi mapansin mo, kaya nila ginagawa yung ginagawa nila dahil sa galit sa Diyos. Yun ang totoo. Hindi sila yung tipong walang pakialam, kasi wala naman Diyos, di walang pakialam. Marami dyan, galit sa Diyos, kaya sinasabi nila, kahit yung napag-aralan ka kanina, walang ka-logic-logic, pero tatayuan nila yun kasi lang galit sila sa Diyos. Hindi nila napatunayan na walang Diyos, pero galit sila sa Diyos, gagawin nila, so subukan nilang inigate, ibabasura nila. So may mga sample ako dito na, dito video, mga ano na lang, mga, yung mga usually na ginagawa nila pag nag-rally sila, gusto na napahinggan sila. Ito, so nakita niyo ba to? Ito yung mga pinapaano nila. So nakita niyo yung tatlong ano dyan. So Christianity po yan, may cross. Then Muslim. Okay, crescent and star. And then mga Hudyo. So anong common niya sa dalawang, sa tatlong yan? So naniniwala sila na may Diyos. Okay, so obviously, hindi tayo naniniwala sa dalawa dyan. Pero still, ang common sa atin, Muslim, saka sa mga Hudyo, ay naniniwala ang mga kahit paano may Diyos. Okay? Ito yung sinasabi nila to try to negate God and religion. Sabi nila dyan, adult with imaginary friends are stupid. Intindihan nyo ba? So, pag naniniwala ka sa Diyos, loko-loko ka, parang ganun. Kasi yung kaibigan mo, imaginary. Ang daming atake dito eh. Kung napansin nyo, ha? Una, ang Diyos ay Diyos, hindi yung siya kaibigan lang. Pero nire-reduce nila. Okay? So yung glory na dapat nasa Diyos, ang papuri sa Kanya, dapat iba yan eh. Separate yan. Banal. Pero dahil galit sila, di ba ganun kaya pag galit kasi sa tao, di ba? Kunwari, ang ganda ni Yesha, sabi ni iba, ang ganda, ang day naman. Kasi galit ka lang, pero kahit, di ba? Kunwari, matalino talaga. Nakita mo, galing, ang day naman. Nire-reduce mo siya kasi galit ka. Ayaw mong ibigay yung Diyos sa Kanya. Ang nararapat lang.
So ang Diyos ang ginagawa nila una, kaibigan mo lang daw. Kasi imaginary. Alam nyo, imaginary, wala talaga. Iniisip mo lang. Parang kanina, fiction. So sino yung mga tinatangkilik ng marami, di ba? Yung ginagastos nila. Avengers. Ang galing ni Thor. May kidlat. Eh sila yung may, sila yung imaginary friends na yun eh. Hindi naman totoo yun eh. Wala namang tapos ay mas magaling si ano Iron Man kasi yung talino niya, meron siya mga robot. Hindi totoo rin yun. Nanotechnology. Tapos titira na, saan ang galing yun? Special effects lang yun na lumalabas sa ano, pero panoorin nyo rin yung paano sila naggumagawa ng pelikula. Mukha sila mga tanga nun. Pero wala nangyayari. I-edit lang yun later sa, ano, sa CGI, no? Computer generated. Ano yung I? Interface. Tama. Diba? Si Hulk, ang laki ni Hulk. Oh. Pag nakita mo yung shooting nun, si Hulk daw, hiyang-hiya na kasi puro ano sa kanya yun eh. Puro that kasi... Silang may, pero ba tayo niloloko nila? Diba? Stupid daw. So ako hindi ako papayag niyan kasi lahat ng nakita kong atheist, sila yung stupid. Oh, pag ganun, pag seryosong usapan lang, mag-usap tayo ng logic, evidence, saka science, hindi lalabas na stupid yung mga mananampalataya. Na marunong din ha. Obviously, ibang mananampalataya din, hindi rin nag-aaral kasi kaya anong nangyayari, ina-associate tayo ngayon nung mga atheist sa kanila. Kaya kayo, kung hindi nyo rin alam, tayuan yung katotohanan, just shut up muna. Okay? Yung bata pa naman kayo. So, aralin nyo muna. Okay? So, para hindi tayo ma... daw dyan, ma-misrepresent yung Christianity. Okay? Ito pa. Ito nyo ba yan? So, nag-arali sila, impeach God. Gano kaloko-loko yan. Una, hindi siya natin binoto, kaya hindi natin siya pwede tanggalin, di ba? Pero ganyang agalit sila sa Diyos. Sa imaginary lang nila yan, hindi na pwede tanggalin Diyos. Pero sa utak nila, gusto kong tanggalin ng Diyos. Alam niyo ba, impeach? Wala pa na impeach kasi dito eh. Pero si, ano, si Era parang na-impeach eh. Asa sa apilitan din. Si Marcos! Baka nakalimutan niya, mga bata, baka may Marcos dito. Pastor ngayon, mga Marcos na rin eh. Bagay, nag-Duterte nga rin yung mga yun. Marcos pa. Hindi alam ang history, nandi rin ako Lenny ha. Pero ganitong utak niya mga yan. Na ano nyo ba? Ito naman, hindi buo eh. No? Sabi dyan, skip church. I'm too old for fairy tales. Ano yung sabihin nun? So huwag ka na daw mag-church kasi... Pag matanda ka na, hindi ka naniniwala sa fairy tales. Na una, ang fairy tale, alam mo, hindi totoo eh. Diba? Yung madalas natin kinukumpara kay Santa Claus. So, mayroon mas sumasamba kay Santa Claus. Eh, mga bata naniniwala. Nung tumanda sila, hindi na saniniwala. Eh, kasi kalukuhan naman yun eh. Tsaka mga matanda rin na nagturo sa kanila nun. So, hindi mo pwede sisihin yung mga Kristiyano. Pangalawa, yung Christianity, talagang established truth to. Okay? Ang pinalabas nila, fairy tale ba to? Sabi nila, fairy tale. Mga sinulat lang to ng mga matanda, ang Hudyo. Hindi nila talaga maintindihan at yung iba ayaw talaga intindihan. Hindi na pwede sabihin, fairy tale to eh. Ang fairy tale nga, yung gano'n, yung Avenger, yun ang fairy tale. Ang fairy tale, alam nyo ba na walang kukumpara sa Bible? Pag inaaral nyo ito, walang kukumpara dito. Alisin muna natin Old Testament sa New Testament lang. Ang ebidensya sa New Testament, overwhelming. Ibig sabihin, kinapi ng kinapi yan ng mga tao. Sinadya nila yung gumastos sila, pinaglaban nila. Yung Iliad, Odyssey ng mga Greeks, walang kwenta yun. Tsaka, konting-konti lang yung nakuha nila nun. Hanggang sa ngayon. Pero pinaniniwalaan nila. Doon din lang pinaniniwalaan eh. Pero still, ibig sabihin, alam mo, totoo yan kasi may nagsulat niya, tama? O, ilalo na yung New Testament.
No, ba't gano'n? No? Kasi nga, ayaw niyong maniwala. So, pero yung pinapalabas sila, tayo yung kesyo naniniwala sa fairy tale. Kasi, again, galit sila sa Diyos. Nire-reduce nila ang Diyos. Ayaw nilang magkaroon ng Diyos sa utak nila. Ito pa. Ito niyo ba yan? I have faith in God dapat, di ba? Pag-usapan natin ito. So, I have faith in science. Maraming mali dito. Una, ang science is discipline yan eh. Ano ba yung pinaniniwala? Balik tayo sa kanina. Ano yung belief? Naniwala ka, nagtiwala ka sa nagsabi. Kahit hindi mo alam na may sira yung ngipin mo kasi nga bata ka pa, eh nagtitiwala ka sa tatay mo. So, gagawin mo, susundin mo siya kahit, laro na lang ako, mag-usipilyo pa ako. Sumunod ka kasi naniwala ka. Pwede mo bang sundin yung science? Ha? Pwede ba yun? Depende kasi pag napatunayan ng science. Kaso ang problema sa science nga, ang may scientist. Okay? Hindi lahat ng scientist nag-agree. Ang science is method para makuha mo yung katotohanan. Ang sundin mo yung katotohanan. Kaso nga, ang katotohanan hindi naman dumarating agad-agad kung walang agent, di ba? Ibig sabihin, may nag-ano niya, yung mga scientists, pag nag-aralan nila yan, sige, maniwala ka sa science, pag na, napatunayan na talaga. Ang problema nga, ang science, ang dami niyang di kayang i-justify. Hindi niya kayang katulad na, may Diyos ba? O, experiment tayo. Hindi pwede. Di ba? So, kaya ang daming kalokohan nito. Pero gusto ko lang sabihin dito, yun nga, ninenegate na naman nila ang Diyos. Halip na sa Diyos tayo magtiwala kasi hindi natin alam lahat ng bagay. Magtiwala tayo sa nakakaalam at mabuting Diyos. Amen. Hindi, ayoko niyan. Gusto ko science. Naniwala ako sa science. Ginagawa nila parang nila kinakalaban, pinagsasabong nilang Diyos, ang religion, tsaka science. Hindi naman dapat. Okay? Ang problema dito, yung iba sinakyan yun. Ang mga Kristiyano, sabi, hindi ako naniniwala sa science, sa Diyos lang ako naniniwala. Patay tayo dyan. Mali rin yun. Kasi ang science, yung totoong science, pag sinabing science is knowledge yun eh. So, ba't hindi ka maniniwala dyan? Dapat maniwala rin tayo sa totoong science. Hindi yan conflict sa true religion. True science, true religion. Mag-ano yan? Magkakampi yan. Magsusuportahan yan. Okay? Maniniwala ka sa science kasi sa Diyos. Maniniwala ka sa Diyos kasi sa science. Nandiyan nyo ba yun? Magsusuportahan sila. Okay? So, galit yung mga yan sa Diyos. Kaya tatanggi nila. Di ba? Ba't nila tinatanggi? Kasi pag alam mo na may galit ka dyan, kaya mo pala sinasabing wala kasi galit ka, bawas yung integrity mo. Kaya tinatanggi nila yan. Okay? Next, ito naman. Ito, matindi rin ito, no? Huwag niyang gagawin yan, ha? Pinagmalaki niyang atheist siya, pero bakit, ang tanong kayo sa inyo, bakit kay nanay? Di ba? Dinidefy niya yung nanay niya. Loko-loko, di ba? Ibig sabihin, wala akong pakilo sinabi ng nanay ko, ako, hindi ako maniniwala sa Diyos. Kahit pinalaki ako ng nanay ko, kasi madalas sa hindi, kahit nga hindi yung ganun ka-religious, maniniwala sa Diyos yan. At ang tuturo niya sa mga anak niya, anak, oh, huwag tayong ano ha, sinungaling ha, masama yan, galitan Diyos dyan. So, parang sinasabi mo ngayon, baliwalay mo sinabi sa'yo ng nanay, tatay mo. Sabi sa Bible, forget not the law of thy mother. Forsake not the law of thy mother. So, sasabi mo, di naniniwala may Diyos. Ganong agalit sa Diyos yan? Ganong agalit sa katotohanan niya? Pati sa loko-loko yan mga yan. Sana na kukuha niya din na drive ko dito ha. Yung lang naman yun eh. So, may question ba? Ready na ba yung lunch, Nay? Ready na? Ha? Ano oras? 11. May 10 minutes pa tayo. Question? Di ba pag natin na panalang nasa Iperon na, mas matagal po sila kayo mabantag? Mas matagal eh. Forever yung ba? Eh. Ba't mo naisip naman yan? Yung mga atheists. Okay. So, actually, sa ito, malalim na pag ganun to, ha? Malalim na. So, may mga pahiwatig sa Bible na hindi pare-pareho din sa impyerno. So, may mas matindi talagang susunogin. No? Pero lahat sila doon forever. Pero yung iba, medyo mas matindi. Okay?
yung punishment. Pero pare-pareho lang halos yun eh. Kasi yung 1,000 degrees saka yung 2,000 degrees. Parang pareho lang mainit yun eh. Question po? Sige. Wala na nga. Kasi kaluluwa na yun. Yung kaluluwa, hindi na natili yan. Hindi yan. O sunog. Hindi yan na nagdito. O sunog siya, pero hindi siya. Hindi nagdito. Ha? Hindi nawawala. Hindi na burn up. Hindi siya nauubos. Pero nag-burn. Pero sabi daw ng Bible, everlasting death yun eh. Hmm. Ah, hindi. Yung death na doon is impyerno nga. Lagi yung pinapaliwanag, di ba, sa soul winning. Hindi yung death na, ano, kasi nga everlasting eh. Ibig sabihin, hindi yung death na definition natin ng death na pagkatapos, boom, wala na. Ibang definition ng death na. Sabi yung wala na talaga. Wala na talaga. Ano pa siya, conscious pa siya. Nararamdaman niya yung init. Yung baho, yung ano, nakikita na, na-experience niya lahat yun. Pero, hindi siya nauubos. So, dahil hindi siya nauubos, tuloy-tuloy lang yung consciousness niya, edi ang hirap nun, ayusin mo nga, ayusin. Tapos, ano mo na yung sarado, man. Question. Basta sama naman yung mga, may ganyan ba? Yan na nga, kaya nga may. Sa Pilipinas, medyo konti pa. Sa US, nakong dami. Yung may mayamang bansa, titigas ng ulo yan, titigas ng mukha niyan. Salamat sa atin ngayon, hindi pa masyado yan eh. Pero meron na rin, nag-umpisa yan sa mga ano, mga bakla na nag-umpisa yan eh. Sa atin ngayon, mas matindi sila eh. Kasi nga, tinutulungan din ng mga lokalong kumpanya. Ano pa? Question, ha? Pag sinabing impeach, tatanggalin. Okay, so sa ating gobyerno, kasi yung mga ating mga presidente, tayo naglagay dun eh. Okay, in a way, ha? Pero ngayon, inaano na tayo ng mga yan eh. Hina-hijack na yung ating political system eh. At totoo lang. Kaya isa mga huwag niyong gagawin pag may mga ganyan, makikipag-away kayo dahil sa kandidato. Kasi magkakalilalay ang mga yan. Alam mo lang, magkakalaban yan. Kung meron silang kalaban na talagang matino, magiging kakaisahan nila yon. Kaya sila andyan, pare magkakaibigan, kunwari lang, magkakalaban. So, ano yung impeach nga, aalisin sa pwesto. So, nangyari yan sa mga, kasi nga, kay Estrada daw, nangyari yan. Si, yung iba, gusto nilang tanggalin. Diba? So, pag tinanggal mo si, yan, pag tinanggal mo, for example, yung presidente, hindi na siya presidente, hindi na siya malakas. Eh, yung Diyos, pwede ba tanggalin? Eh, ba't tinagustong tanggalin? Sa utak lang nila tinatanggal. Wala nang Diyos, walang Diyos. Eh, may Diyos pa rin kasi preacher. Ay, kaya galit sila sa atin. Tapos na may Bible ka, sishare mo ibang tao. Una, hindi nila kayang gawin yun, gumawa sila ng tanga. Pangalawa, hindi nila naman sila concern sa mga tao, kaya hindi nila gagawin yun. So tayo, lahat ng dahilan para andun tayo mag-soul winning, nasa atin eh. Nasa atin yung katotohanan, nasa atin yung pag-ibig natin sa kaluluwa. At, yun nga, may provide ng Diyos sa atin yung wisdom and everything else. So, hindi na kayang alisin ng Diyos. Okay? So yun ang impeach. Ganun pa? Sir, di ba po, ano rin, may nangyari rin po sa kanila sa nakaraan nila kung sila nag-atheist. Kung bakit sila nag-atheist? So, yes. Nalamang. Sabihin po, mas matindi po yun. Mas matindi nangyari. So, kaya, okay, so ang natatanong ni Brad is, may nangyari sa kanila kaya sila nag-atheist. Tama naman yun, pero ang premise nga natin is lahat ng meron tayo, binigay ng Diyos, may responsibility sa atin. Kaya binigyan ka ng utak, hindi mo gagamitin. Pwede ba sisihin yung kapibahay mo? Siyempre, hindi, di ba? So, ganun din dito. Sinubo ka ng Diyos, kaya namatay nga yung anak mo. Sino sisihin mo? Yung mga Kristiyano. Ay, huwag mo yung i-preach yung Bible na yan. Namatayan ako eh.
So again, tulungan natin sila, hindi sila tama, pero lalong hindi nila pwede sa ating sabihin na, ay, may nangyari sa akin, hindi mo alam. Hindi sabihin mo sa akin. Hindi ko na sasabihin sa'yo, secret. Hindi, yung problema mo ngayon, hindi mo solusyonan. Di ba? At madalas ganoon yan, kaya ayaw nilang sabihin, paparamdam lang yan, di mo alam, di mo alam. Alamin natin, ano ba? Ngayon, kilala kasi tayong ganyan, may nangyari sa kanila, yung sasabi ni Brad, okay, namulis siya, ganyan. Matindi yun, di ba? Pero may responsibility sa sarili mo, alamin mo yung sagot, kung loko-loko yung nang ano sa'yo, nang abuso sa'yo, kung ano yan, ginawa ka ng masama, ang Diyos din, dahil may Diyos, ang Diyos din ang waparo sa kanya. So ikaw, na-biktima ka, di sa Diyos ka rin humingi ng tulong ngayon. Diba? Hindi pa yung sabihin walang Diyos kasi hindi ka tinulungan. Siya yung ano, yung pag, yung atheist, more than ba siya ng misunderstanding? More than? Apo. Ano yung sabihin nun? Misunderstanding, yung mali lang na ano mo. Pag-aintindihan. Totoo yun. Actually, marami sa buhay natin. Kaya nga, lahat sinusubukan nating i-win. Kasi yung iba dyan, atheist lang kasi tinuruan siya nun. Iba, hindi lang siya naturuan. Iba, hindi na siya ran. Iba, Catholic ako kasi wala namang iba eh. Ang gagawin ko? Eh, kaya ako dating doon. Kasi tatay ko dating doon. E di, kaya nga pag nag-solve-in tayo, ano gagawin sa kanila? Sabi, atheist ka, kaya ayoko na sa'yo. Hindi, di ba? Yung ba tanong mo? Yes, madalas siya may misunderstanding. Hindi niya naintindihan yung dapat niyang maintindihan. O sino kayong papaliwanag sa kanila? Ikaw, kung soul winner ka. Kung may concern ka sa akin, wala. Wala, wala kang gagawin. Patong po ako. Ha? Kung ano, more than siya misunderstanding, hindi para mukha siyang reprobate nung talaga, ay na talaga, doon na maniniwala na wala. Iba pa yun, kasi yung misunderstanding, mas mababaw lang yun, di ba? Pag misunderstanding, pag-usapan natin yung ano yung hindi natin maintindihan. So, yung iba, makikinig, yung iba, hindi. Parang biktima. Oo, biktima yan, karamihan. Kaya nga, aral tayo ng aral, para paglabas natin ngayon nun, equip tayo, para ang dami natin bala. O sige, anong problema mo? Atheist ka? Ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, oo nga, no. Eh, kung nagsinangga niya pa, wala tayong magagawa. Pero at least nataniman natin yun. Yun ang maganda doon. Ah, parang siya ibang religion. Parang ibang religion din na may mali. Ito, religion nga ito. Kaya nakita mo kanina. Religion nila yan. Sci-fi religion yan eh. Kasi dyan sila kumukuha ng ano mabuti sa kanila. So, kaya i-point out natin, mali kayo, wala kang patutunguhan dyan. Ngayon, kung galit ka sa Diyos, ano, alamin mo kung bakit ka galit. Parang magkapatid kayo, di ba? Pag magka, pareho ko kayong anak, pareho kayong mahal, ba't kayo magkagalit? So, alamin natin, ba't kayo galit? Inagawan ako ng laruan eh, tatay. Hindi, bigyan ka rin ng okay na, wala na. Misunderstanding lang. Gusto mo, gusto niya, nag-conflict kayo, magre-resolve ba si tatay? Ngayon, itong mga atheist, mga kulto, sino magre-resolve ba? Yung mga soul winner. Ang hirap natin, para tayong magulang na hindi naman tayo magulang naman ngayon eh. Pero pag naging matalino ka, sarap niyan. Biruin mo, sinusolve yung problema nila, hindi naman ikaw yun. Hindi naman sa'yo yun. Pero nautuwa ang Diyos doon, blessing yun. Rewards. Ano pa? Sige, meron pa tayong... Ha, ready? Yun nga, ano yan di, mga... Anong ginagawa niya? Ano yan? Anong kasalanan ang ginagawa? Ito? Bakit siya nag-ATS? Ina-trace niya pa sa mom niya. Yun nga, malamang, yung sinabi ko kanina, ano yan? Ang memory kasi ng nanay mo, siya yung nagsasabi lagi ng masama yan, mabuti yan. Yan madalas, di ba? Yung nanay yun eh. Ano yung pastor? Yan yung masasabi. Ah, oh, isa 'yon. Yes. Tama 'yon. Isa lang 'yon, pero hindi natin pwedeng i-conclude. Pero isa 'yon tama, isa sa mga ano 'yon, natin, yung mga 'yan, mga babae gusto niya maging malaya, 'di ba? Eh nanay ko guardia di candado ko, anong ganyan.
Pwede din naman ganun. Sir, big explain na parating po nila para sa yung ano. Wala nang pakialam sa'yo, nanay, ha? Ako yung namimili, parang ganun. Intindi, di ba? Tapos nakangiti pa, di ba? Nangaasar pa. Question. Eh, may kilala akong atheist. Mabait naman eh. Define what is mabait. Ano ba yung mabait? Alam mo dyan, magalang mag-ano sa mga company. Akala mo napakagalang. Pag nakatalikod na, iba na. Mabait ba yun? Eh, magalang siya eh. Mali. I-define mo ano mabuti. Ano pa? Question. Mga bata dyan. Nakikinig ba kayo? Wala si Nigel. Ito kahapon, doon pala si Nigel na. Kita ko sa picture. Juliana, question. Wala, may kilala ko bang atheist? Salamat. Ano ba? Masakali may makasanakita ka, di ano. I-accumulate naman yung knowledge para matutulungan sila. Hindi na effective. Ganun yan eh. Ano pa? Si ano? Musta si ano? Si... Nakalimutan. Ray-ray. Question. Habang inaanda yung pagkain. Okay na ba, Nay? Yun, okay na pala. So, wala nang tanong. Natapos natin. Hated for God. Morality nila. Objections. Definition to. So, mamayang hapon, medyo mabilis na lang to. Titingnan natin gano'n sila katalino. Ulit-ulit lang tayo para ano. Para pag may nakita yung ganyan, ang madalas kasing gusto nilang gawin sa sarili nila, pakita nila, matalino sila. Pero totoo, baliktad. Sino? Oo, oh, yan sa mga pinakasikat. Ayan, pwede na kami ang hapon. So this time, wala na. Okay, so let's have a break. Lunch tayo. Mamaya balik tayo. Isang oras. Hindi, kahit 12:30. Okay, para makapag-recharge. Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming seminar, Panginoon, ongoing. I pray na bigyan niyo kami ng lakas na talino, Panginoon, na sustain kami hanggang hapon mamaya. Makita namin, Panginoon, ang challenge, Panginoon, sa panahon namin ngayon, paano mag-solve kung may mga ganitong kalaban, Panginoon, na tinitira yung basic ng religion. So I pray na doon marami din kami katulong, Panginoon, kahit paano, sa Pilipinas. But I pray na yung matalino kami, Lord, matulungan namin yung medyo papunta na sa ganitong sitwasyon. Kaibigan namin, mag-anak, classmate, Panginoon, I pray. Tsaka mga masalubong namin soul winning. So I pray na equip mo ang bawat isa, Panginoon. Fellowship din po, Lord, ang aming pagkain. Alain sa lahat sa naganda. Alain niyo po ang bawat isa. Kaya mong bas-bas dito, Lord. Maraming salamat. Aming hapon, Panginoon. Balik niyo, Lord, kami. Handa, makinig muli. At naka-recharge siya, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.